Hi guys, good morning. Andito tayo sa aming bintana, malaki-malaki, at nakikita yung kapitbahay namin. So kakatapos ko lang maglaba. Tapos na maglaba ni Inday. So may naisip lang ako pwedeng i-content. So ito siguro maraming makaka-relate kasi may iisip nila sa sarili nila na ako ba to? Ganon. So ang naisip ko is, alam mo ba yung mga bagay kung bakit hindi ka yayaman o hindi ka uunlad sa buhay? May mga bagay na kailangan nating malaman kung bakit hirap na hirap tayo sa buhay, kung bakit kahit anong trabaho natin, is wala tayong napapala, baliwala yung mga pagtatrabaho natin. Yung sikap tayo ng sikap pero wala pa rin. Bakit nga ba ganun yung buhay na yung klase ng buhay na meron tayo? Una, sa aking palagay, yung mga kaya hindi tayo umuulad sa buhay, kaya tayo kahit tayo ng kayod ganun pa rin kasi may inggit tayo sa sarili, may inggit tayo sa ibang tao. Yung naiinggit tayo sa mga bagay na meron sila, yung parati tayo napapaisip, bakit sila meron, bakit tayo wala. Second, yung mga bagay na kinagagalit natin, yung iniisip natin na galit na galit tayo, na halos isumpa natin yung tao dun sa ginawa sa atin, di ba? Yung galit sa puso, kasi pag nawala yung galit sa puso mo, maalawan, masarap sa buhay, di ba? Ako, naranasan ko yung mga bagay na yun. So dead man na, hindi nakatulad dati na talagang galit na galit ako, talagang nagagalaiti ako. Ngayon hindi na. Third, yung pagmamadali. Nagmamadali tayo sa bagay na kunin yun. Kaya nakakagawa tayo ng masama. Nakakagawa tayo na hindi mabuti sa kapwa. Nakakagawa tayo manlamang, mang-isa. Kasi may tina-target tayo, gusto natin makuha ito agad. Kasi naiinggit tayo, sa isang tao na bakit meron siya nito, bakit meron siya ganyan. Ayun. Kaya, kinukuha natin ito sa masamang paraan. Doon sa taong kinaiinggitan natin o sa ibang tao. So, dapat mawala yon para maging maalwan yung buhay natin. Tapos, yung walang tiwala sa sarili. Wala tayong tiwala sa sarili natin. So, nag-give up tayo agad. At saka yung tipong bali sa usawin. Yung bali sa usawin, yung sinabi bang ginagawa ko ngayon, okay ako, masipag-sipag ko, pagkatapos, afterwards, pag ang tingin natin ang bagal ng pag-unlad, nag-iiba na tayo ng direksyon. Diba? So, nagmamadali tayo kasi may hinahabol nga tayo ng inggit, diba? And then panglima, yung tipo na kailangan mong manira, gumanti sa ibang tao para umangat ka, para makuha mo yung gusto mo. Hindi ganung tao eh. Na kailangan mong manira, kailangan mong kung ano-anong sabihin sa tao. Hindi tayo uunlad sa ganung bagay. Hindi tayo uunlad sa pakikialam sa ibang tao. Whether mali man yung ginawa niya o tama yung ginawa niya, wala na tayong pakialam doon. Lalo na, hindi naman tayo naging part nung journey na yon. Hindi tayo naging part ng pakikibaka niya na yon. So, kung ano man yung nangyari sa kanya, kung ano man ang meron siya,
choice niya yun, di ba? So, hindi natin dapat pakailaman. Kasi, habang pinapakailaman natin yung ibang tao, nadadown tayo. Habang pinapakailaman natin yung tao, ano tayo, yung tipo na nagiging pakailamera lang tayo, yung kinakain tayo ng inggit, kinakain tayo ng galit sa buhay natin, di ba? Uhuga yung lalagyan ko. Yun. So, ikaw ba, isa ka dun sa mga binanggit ko? Isa ka ba dun sa mga sinabi ko? Kaya, hindi magaan yung pamumuhay mo. So, kailangan mong alisin yung mga bagay na yun para maging maalawan yung buhay mo. Para marating mo yung mga narating niya. Dapat, maging inspiration mo siya. Ako, may inspiration ako. Isang tao na masasabi mo talagang sana all. Alam mo yung kailangan marating ko yun. Kasi may goal ako eh. Ako, may sarili akong goal sa buhay. Dapat, yung huwag tayo magko-compare, hindi ko kino-compare yung sarili ko sa iba. Kasi iba-iba tayo ng pamumuhay, iba-iba tayo ng lifestyle, iba-iba tayo ng ginagawa, iba-iba tayo naging siluranin sa buhay, iba-iba tayo ng naging experience. So, hindi ko kino-compare yung sarili ko sa iba. Ako, may goal lang ako. Ang goal ko dati, maaga kasi ako nag-asawa, diba? So, ang goal ko dati, with my 25 years old, may maganda na akong trabaho. Na-reach ko yun. Naging maganda naman yung trabaho ko kahit papaano. Kaso lang, hindi ako naging komportable, hindi ako naging masaya, hindi ako naging, ano ba yun? May gusto pa akong abutin. So, sabi ko, pag nag-reach ako ng 30, may yung pinaka-the best na talaga na trabaho na alam ko, yun ang gagawin ko. Nangyari naman yun. Tapos nagkaroon kami ng bahay na binabayaran namin siya ngayon. So, sabi ko naman ngayon, pag nag 50 years old ako, nag 45 years old muna, pag nag 45 years old ako, mag-i-stay na ako sa Pinas. Mag-i-stay na ako kung ano yung pinaka, kumbaga, yun na yung retirement ko para sa sarili ko. Bakit? Kasi, pagod na yung katawan mo na, di ba? Dapat may sarili. Sabi ko, dapat, pag nag 45 ako pataas, may negosyo na ako, may sarili na akong, may mga properties, ma-okay na lahat. Yun, dapat ganun tayo. Tapos, kung bakit ko na-reach yung mga ibang dreams ko, kasi nawala yung galit sa puso ko, yung mga naloko, yung mga naging kaalitan, wala na sa akin. So, kasi may karma, mabilis yung karma, sobrang bilis ng karma. Digital na, naka-wifi na kasi sila, pati karma. Pati si San Pedro, naka-computer na. So, kaya alam niya. Alam naman, ganun dapat. Wala tayo, pwede tayong maging, meron tayong i-compare na tao para sa atin. Pero, huwag tayong, yung tipong compare na dapat ako, ganun ako. Ganun. Hindi yung kukonfirm mo, bakit siya? Yung, dapat, iba kasi yung dapat sa nagtatanong ko kung bakit ganun, bakit siya ganun, bakit mayroon siyang ganun. Hindi dapat yung, dapat alisin mo yung bakit, kasi inggit yun. Dapat, ang sasabihin mo sa sarili mo, dapat ako ganun. Yun lang yung para sa akin. Kaya, kung isa ka sa mga nasabi ko na naging negative, alisin mo lahat sa buhay mo yun. Promise, uunlad ka. Ayun. Salamat. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat din dun sa nag-block na Facebook ko. Sa'yo na yan. Promise. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers, sa viewers. Thank you po. More powers po sa lahat.